Hello mga langga! Welcome back to my channel! For today's video, ay share ko po sa inyo kung ano ba yung mga nagaganap habang kayo po ay magti-training or ano ba yung mga nangyari sa akin habang ako po ay nasa training center noon. Dahil sinabi ko nga po sa mga past videos ko na kailangan pong mag-undergo ng training pag kayo po ay mag-a-apply bilang caretaker papunta dito sa Taiwan. So, gaano ba ako katagal nag-training noon? So, nag-training po ako for 21 days. Yes, almost 1 month talaga. Hindi ko alam kung bakit, pero halos lahat po kasi sa aming agency is ganon. Kaya pag kayo po ay mag-apply sa ibang agency, depende po yan. Lagi ko pong sinasabi sa mga old videos ko na nakadepende po yung training sa inyong agency na pag-a-applyan. Merong 5 days, 10 days, 15 days. And ako nga po yung pinakamatagal na 21 days. Ako po ay nag-stay din doon ng 21 days dahil nga po malayo po ako and from Pangasinan pa po kasi ako. Nag-comment po kasi sa ating YouTube channel and sinabi niya doon na tinatanong niya kung pwede daw bang mag-stay out. So ako po, dahil nga malayo ako, nag-stay in po ako ng 21 days. Doon po ako nag-stay sa mismong training center. And halos lahat ganun po ang ginagawa kasi nga mas maganda po talaga pag mag-stay kayo. Nandun na ako, siguro mga nasa 1 week na ako, tsaka sila nag-implement ng bagong rules na pwede na daw mag-stay out. Kaya yung iba na malalapit lang nag-stay out sila. Pero kailangan po pag mag-i-stay out kayo at dapat alas 6 nandun na po kayo. Kasi po pag stay in po tayo sa training center, so nung nag-stay in po kami sa training center, 5 a.m. gising na po kami. So unang-unang ginagawa namin, ganun ang routine namin. Pag gising namin ng umaga, alas 5, liligpitin yung aming mga hinigaan. Afternoon, may mga toka-toka rin po kasi may mga sasabihin sa'yo na teacher na ikaw magluluto bukas ng umaga, ikaw magluluto bukas ng tanghali, ikaw magluluto ng gabi. Ganon po yung mangyayari doon. Bibigyan po kayo ng task ng mga teacher doon para yun po ang gagawin nyo. So after po noon, pag naluto na yung pagkain namin, so mag-almusal kami. And after naming mag-almusal, ayun na, mag-start na po kaming maglilinis. So per group po yun. So i-groupings kayo ng mga teacher doon. And then, for example, hanggang 4th floor kasi yun eh. So sa 4th floor, kayong maglilinis. Sa 2nd floor, toka-toka po kayo. So iikutin nyo po yung buong yun. And grupo-grupo kayo, tapos pa parang may leader-leader kayo, ganun na ikaw dito ka, ikaw doon ka. So ganun po yun. Kunwari ako noon, ang paborito kong nililinis noon, CR. Yung CR yung paborito kong nililinis kasi medyo mas madali lang. So ganun po yung mangyayari sa inyo. And isa pa pong mangyayari sa inyo pag kayo po ay nag-training is mag-aaral din po kayo ng Mandarin. So mag-aaral po kayo ng Mandarin. May Mandarin class din po doon. May mga teacher na pumupunta doon, tapos may schedule kung kailan at anong oras kayo mag-aaral ng Mandarin. And then magde-demo din po kayo ng mga appliances. So habang po kayo ay nagde-demo ng mga appliances, kailangan po is English ang inyong salita. So pagpasok nyo po doon sa mismong training center, may mga ibibigay sa inyo na papel, and yung papel na yun is para siyang card nyo or parang clearance nyo. Parang pag nag-aaral ka nung high school, diba kailangan mong magpa-clearance. So every time na magde-demo ka, like rice cooker, washing machine, ganon, ibibigay mo yung papel mo and gagradean ka doon. So ganon po yun. And maraming ide-demo doon. Tapos magde-demo rin po kayo ng kung paano magpaligo ng pasyente habang nakahiga. So habang nagde-demo rin kayo doon, kailangan nyo rin pong mag-English at nagsasalita kayo ng English habang nagde-demo. So ganun po yon. Tapos meron din po doon na training about sa paano mag-transfer ng bed to wheelchair and wheelchair to bed. So mag-partner po kayo, ipapartner kayo ng dalawa para, so pag ako, kunwari ikaw pasyente ko, ikaw naman pasyente mo ako. So ganun po yung mangyayari. Habang tinidemo mo na naman, nagsasalita ka ng English din. So halos lahat po doon, kailangan po ng, pag nagsasalita kayo, kailangan po ay English. Kasi nga, sinasanay na po kayo dahil nga, alam naman natin na
karamihan ng mga amo, lalo na pag Taiwan, di ba, hindi naman sila nakaintindi ng Tagalog. Pag English, medyo okay-okay pa, di ba? So, ang mga nakakasama namin noon sa training is from, pag magtatrabaho sila sa Hong Kong, ganun. Tapos sa Taiwan, ang mas marami kasi is Taiwan at Hong Kong. So, dun po sila pinupunta noon sa aming training center noon. Halos marami na akong nakasabay dahil nga sa tagal ko na dun, di ba? So, yung iba umuwi na, ako nandun pa. Tapos, habang kayo po ay nag-i-stay doon, so, hindi naman lahat ganun ang ginagawa. Hindi naman lahat kailangan magtrabaho ka na magtrabaho. Siyempre ako, 21 days ako. So, mas marami talaga yung oras kong magtambay. Sabi ko nga kanina, di ba, gigising kayo ng alas 5 ng umaga, tapos mag-end kayo ng 5 din ng hapon, wala na kayong masyadong ginagawa noon. And, maaga rin kayong nagdi-dinner doon. And also, libre din po ang almusal, tanghalian at gabihan doon. So, libre po yun. Ang problemahin nyo na lang doon is yung merienda nyo noon. Hindi ko na kasi, ang alam ko ngayon na balibalita ko is online na lang ang pagtitraining. Pero hindi ko alam kung ano ba yung proseso ng pag-online. Kasi ang naranasan ko is yung may face-to-face pa noon. Kaya yun yung sinishare ko ngayon sa inyo. And then, bago po kayo mag-out or bago kayo makalaya sa training nyo, meron po kayong kumbaga evaluation na mangyayari sa pinaka-head po yun ng interviewin kayo ng pinaka-head ng may-ari ng training center na yon, and random question yung i-question nila sa inyo. For example, ano ang mandarin ng pera? Ganon. Tapos, anong mga equipments ang kailangan mo sa paglilinis ng bintana? Mga ganon. Ganon po yun kasi may mga discussion namang mangyayari habang kayo po ay nasa training. So, lahat po yon, ma-encounter nyo doon pag kayo po ay nag-training. And very enjoy talaga. Nag-enjoy din ako doon. Hindi naman ako masyadong na-bored kasi more pagkatapos na naming mag-dinner, yun nga lang, ang cellphone po doon is hindi pwede. May oras lang po ng cellphone doon is 30 minutes to 1 hour lang po ang pagsi-cellphone. Ang alam ko, 1 hour yata. So, mga ganon, basta 1 hour, hindi nalalagpas. So, 1 hour yung pagsi-cellphone. And, alas 6 hanggang, or 5 to 6, ganon, or 6 to 7. Basta 1 hour lang po. So, ganon po yon. Hindi po pwedeng dalhin ang cellphone habang kayo po ay nagti-training. Isusurrender nyo po yon sa guard doon. So, ganon po yung nangyari sa amin nun. And, ayun na nga, after po noon, 'di ba, sabi ko kanina, mag-aaral din po kayo doon ng Mandarin. So habang kayo po ay nag-aaral ng Mandarin, kailangan niyo rin pong mag-take down notes kasi bago po kayo makalaya, sabi ko nga kanina, bago kayo makalaya, kailangan niyo mag-memorize ng 10 sentences ng Mandarin, tapos kung ipapakilala niyo yung sarili niyo, like name niyo, taga saan kayo, married ka ba or single, kung married ka, ilan ang anak mo, ilan ang lalaki, ilan ang babae, anong birthday mo. So, ganun po yun. Imamandarin. Pa-flash ko po sa screen yung video na sinasabi ko para mas maintindihan nyo po yun kung paano nyo. At magkaroon na rin kayo ng idea kung ano ba yung gagawin nyo. Kasi for sure, gagawin nyo rin po yan. It's either sa online. Kailangan nyo pong gawin yan kasi nga, at least may alam po tayong basic na Mandarin. Who is she? April Marzan Joson. Who is she? Rin she? E. Jojo Onyen Saye Ershi Hao. Who is she? So Sway. Who is Suzai Pangasinan? Who is I Pangasinan? Who Hai Ni Chehon? Who Philippine Ren? She She. Ni Hao. Laupanyang ama tutung, laupanyang ama yazitun, laupanyang ama pasau, laupanyang ama latucu, ama woman entong-entong la, ama woman si pan la, ama man-man lai, ama wupang ni anmu, ama wupang ni sitau, ama Puso po ma, sheshe. At ayun na nga po, napanood nyo na yung video na sinasabi ko, and
please lang, huwag niyo po akong i-bash kasi nga nag-aaral pa po ako nung time na yan. And hindi pa rin po ako ganun kakabisado nung time na yan. And until now naman, kasi medyo mahirap siya. So yun po yun sa video na ito, and maraming maraming salamat po sa patuloy na sumusuporta at tumatangkilik ng aking mga videos. Good luck sa inyong application, and sana magkita-kita tayo dito sa Taiwan. Bye!